Sige, muwi na ako. Okay, bye-bye. Bye-bye, TM. Bye. Tapos na ako sa work at ako yung uuwi muna for 3 days. I mean, kailangan ko mag-ayos ng mga gamit. So, ngayon, sasama ko yung sa biyahe ko, papauwi. Titignan natin ang mga current situation sa mga nakalipas na araw. So, tara. What's up sa inyo mga kapakpak? Sabado na, so uwi na ako. Tapos na sa work. Ayan, tapos na ako sa work. So, mabiyahe ako gamit ang aking bisikleta. Ayan. Dahil nga walang public transport ngayon, mostly private lang at pag may motor ka, sarili kang kotse, yun makakabiyahe ka. Pero syempre kailangan para may quarantine pass ka para makalabas ka. So, ngayon babiyahe ako, titignan natin yung sitwasyon sa umaga ng Maynila. First and foremost, kailangan natin ng protection, kailangan may gloves tayo, may bawon tayo ng alcohol pagbabiyahe. So, at hanggat maaari, huwag tayo lalabas kung hindi naman talaga kailangan. So ngayon, babiyahe na ako sa bisikleta at pauwi na ako. So ngayon, habang nasa daan ako, nag-iisip-isip ako kung anong way ang dadaanan ko. Kasi, sa totoo lang, may mga lugar na lockdown katulad ng San Juan, katulad ng mga lugar sa Quezon City na dadaanan ko. Ngayon, naisip ko, dadaan ako ng pa Centris, pa Fisher Mall. So, titignan natin yung mga eksena ngayon sa Fisher Mall, sa Centris, kung ano itsura nila ngayon. At titignan natin yung EDSA. So, madadaanan natin yung EDSA ngayon. So, tara! So, andito ako sa kalye ng EDSA ngayon. Mabiyahe, papunta sa Pasentris. Kasi nga, sa E-Road, lockdown. Dahil nandun yung St. Luke's. Tapos sa San Juan, lockdown, which is yung Pacubao. Kaya hindi ako makakadaan dun. So, naisip kong way is yung Pasentris, pa-Fisher Mall. So, tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo itsura ng EDSA ngayon. Kasi nga nasa EDSA ako ngayon, walang traffic. Pag holiday ko na nakikita ganyan. Imagine mo, tinaguri ang isang pinaka-traffic na kalsada sa buong mundo. Ngayon, hindi traffic dahil sa NCOB. Ang dami talagang pinagbago ng NCOB. Lahat ng taong gala nasa bahay ngayon, lahat ay takot dahil sa sakit ng NCOB kasi wala pa siyang cure eh. Sinuot ko na lang sana may maka-discover na ng cure. Actually, may mga test na tinatry for vaccine. Pero it will take couple of months and years para makagawa ng full vaccine para sa lahat. Sana ma-resolve na natin yung problema sa NCOB. Pero ang good side kasi nung nangyari sa NCOB is yung mga tao nag-stay at home, yung pollution nabawasan, yung kapaligiran luminis. What I mean is, parang walang kalat, hindi ka tulad dati. Imagine mo tong EDSA na bago ng NCOB. At saka bukod doon is mas lessen yung gas na inaano ng mga factories. Siyempre wala nagtatrabaho, off lahat eh. So mga frontliner lang yung pinapayagan magtrabaho. So papunta na ako sa Centris para dito sa gate, para tignan ang itsura ng Centris niya. Kasi yung Centris, mataong lugar siya eh. So pupuntahan ko siya ngayon.
makikita nyo yung kalagayan niya ng Maynila, parang naging ghost town. Konti lang yung mga bumabahing sasakyan, puro private vehicles lang. O di private vehicles, mga motor lang, mga bike, ganun. Kasi nga, wala ng public transport eh. So para-paraan na rin sa pagkuha ng mga kailangan. May mga nagsisiksikang tao sa mga groceries. May mga store din na sarado na, may mga convenience store na akala mo, iniwan na parang, alam niyo yung para sa mga walking dead, ganun. Tapos yung mga infrastructure na ginagawa, na-discontinue muna dahil sa NCOB. Ang daming naapektuhan sa NCOB, kaya nga sana, yun nga, matapos sa itong ano na to. Pero the other side naman, at least ngayon, ang tao is natutong mag-stay, natutong pahalaga sa lahat ng bagay. Yun ang naging benefit ng NCOB. Sa lahat naman ng masamang bagay, meron din naman dulot na maganda yan eh. Hindi lang talaga natin napapansin o nahalata. So, pabiyahe pa ako ulit, tutuloy ko na to. So guys, kung makikita nyo, nandito na ako sa Welcome Rotonda. Yan. May mga buhay-buhay, pero private vehicles. At kung titignan nyo dito sa gawin kong kaliwa, ayan o, may checkpoint. Yan. So, bago ka makapasok ng QC, i-checkpoint ka muna. At kung, hindi ko kasi napakita sa clip eh, kasi nagbabait ako, tapos walang gamit na kahit anong camera ko lang gamit kapag nagbo-vlog ngayon. So, may mga checkpoint ako na daanan. May mga checkpoint na tinanong ako, taga-sandaw ako, nagbabas ako ng ID. Kahit umaga, may checkpoint na. Kung isipin mo, kailangan mo ng quarantine pass bago maka-uwi. Ako kasi yung quarantine pass ko, binigay ko sa pamilya ko kasi Sabado, Linggo lang naman ako makaka-uwi. Mostly, most of the time, nasa work lang naman ako. So, bubiyahe na ako pa uwi. Yan. So, update ko kayo kung nasan ako. Tinanong ako saan ako yung trabaho. Mga BPO. Which is totoo naman. Trabaho tayo sa call center. Mabuhay ang mga bayaning puyat. Yun. Bukod sa mga frontliners, frontliners din naman. Bukod sa mga health workers, yan. Mga nagtatrabaho sa BPO. Saludo ako sa inyo. You are risking your life para mabuhay niyo yung pamilya niyo sa gitna ng crisis. May mga hindi kasi call center na piniyagan mag-home base. Mga call center na walang hotel ako, walang hotel accommodation. Hindi ko alam paano pa sila nag-ooperate eh, pero dapat hindi talaga pwede yun. May mga call center na hindi nabigay ng benefits. Talagang may mga call center na naglalabok ng rule ng batas. Sana nga yung mga ganong call center is mapansin ng Pangulo. Saka yung mga company na hindi nagbibigay ng nararapat para sa employee. Sa mga ganitong crisis, kailangan natin ng mga bagay na alam nating makakatulong para sa atin. Tulong ng sahod, basic needs. Yung ibang company kasi may bigay pa ng groceries. Hindi na tayo naghahangad dun eh. Yung tipong kahit yung leave credits na lang mabawasan. Kasi may mga call center hindi pumapayad ng ganun eh. May mga companies din na hindi pumapayad ng ganun. So, swerte yung mga pinayagan. Certo yung mga nag-work from home.
eksperto yung nag-work sa may hotel accommodation. Pero hindi lahat ganun. Kaya minsan nakakaawa rin yung iba kasi nga na-stop sila sa pag-work. Walang income, bahay lang. Kaya sana yung mga ganun mabigyan ng ayuda ng gobyerno. Kahit anong klaseng ayuda na makakapag-isip yung tao na nasa loob ng bahay na ah sige, mag-i-stay ako ng bahay kasi tutulungan ako ng gobyerno pansamantala. Hindi ko naman sinasabing umasa tayo sa gobyerno, pero in this kind of times kasi kailangan natin yung gobyerno kasi sila yung makakapagbigay sa atin ng mga needs natin ngayon. Guys, after an hour na pagbabiyahe ko, apat na checkpoint ang nadaanan ko. So, tatapusin ko na itong vlog na to dahil nandito na rin ako sa bahay at magpapahinga pa ako. Wala rin akong masyadong tulog. Masasabi ko lang is, siguro, yun, patuloy pa rin nating supportahan yung gobyerno kung ano man yung kaya nila ibigay. Kasi, yun nga, kung di tayo magpapasaway, matatapos din yung lahat ng yan. Tapos, bukod dun is, yun nga, always pray, yun talaga. Yung prayer, mas magandang panlaban yun sa lahat. Kasi lahat naman ng bagay may hangganan yan eh. Yung sakit na yan, mawawala rin yan, magkakaroon din tayo ng solusyon dyan. So, again, please don't forget to like, share, and subscribe with my channel. Patuloy nyo lang ako supportahan sa mga vlogs, sa mga reviews ko, at sa mga kung anumang kabaliwan yung gagawin ko sa mga vlog ko sa mga susunod na araw at buwan. So, don't forget to hit the notification bell button, guys. So, guys, stay safe and peace.